Hi guys! Welcome dito sa Resan Taro. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Kung kanino energy lamang makukuha sa bawat reading, so let's check your energy at this time. Nine of Swords. Oh, okay. Knight of Cups. The Wild Hunt or the Tower. Natatakot ka mag-offer sa person mo or kausapin yung person mo or mag-reach out sa person mo. Pwede naman. Or kung lalaki ka ay suyuin yung person mo or ligawan mo yung person mo. And dahil sa nagkaroon na ng ending sa inyo. And dahil sa ex mo na siya, may natapos na relationship sa inyong dalawa. Puno ka ng takot ngayon. Na kung babae ka ay natatakot ka. Na pag sinabi mo yung feelings mo sa person mo, ay mag-fail ah. Mas lalo ka masaktan or else eh, kung past person mo to. Tingin ko past person mo to eh, kasi meron the Tower card. Takot ka na mag-offer ng love offer sa person mo. It's because nagkaroon na ng ending, nasaktan. Nasaktan ka na eh. Or kaya nag-end na, na-destroy na. No? Nasira na, may natapos na sa inyong dalawa. Aries, Scorpio. Cancer, Scorpio, Pisces. Libra, Gemini, Aquarius. More information about you. Uy, tusa. Five of chalices. Or cups, eight of chalices. Ten of pentacles. Tinatalikuran mo na yung mga negativities sa buhay mo, yung mga nangyari na yung relationship na yan, tinatalikuran mo na yan eh. Tumalikod ka na. And, nag-recover ka na dito guys sa mga negativities na nangyari sa buhay mo. Yung mga negative cycle, negative na nangyari sa buhay mo, katulad ng panghinayang, no? Regrets, yung negative emotion, yung mga sinisisi mo yung sarili mo, yung mga gano'n, dahil sa nasira yung relationship nyo, may natapos yung relationship nyo ng person mo. With the Ten of Pentacles dito, mas more nagpo-focus ka sa family mo. Sa ngayon. Dahil natatakot ka nga magsabi, no? Or mag-offer ng love offer sa person mo dito. Tinatalikuran mo yon, ayaw mo. Alamin natin kung bakit. Maring pride or ego mo. Ang dahilan, you're done regretting, you're done worrying, you're done draining your energy sa ganung person or pangyayari, sa ganung situation. With the Ten of Pentacles here. Ito yung gusto mong buhay kasi guys. Prosperous. Mas nagpo-focus ka sa positive side na ngayon. Tumatalikod ka sa negative, no? Sa hindi nagsiserve sa'yo.
sa tingin mo nga kulang, may kulang, or hindi sapat yung binibigay sa'yo, or parang hindi ka naman binavalue, parang ganun. The Eight of Cups, or kaya ay parang ang bagal mag-grow, or kaya parang puro na lang obstacle, or kaya delays, no? Nagkakaroon ng delays kasi number, with the number 8, no? Nagkakaroon ng delay. May maaaring pinapaasa ka, mga ganun. So, we have here Taurus, Virgo, Capricorn, and Cancer, Scorpio, Pisces. Let's see kung anong energy ng person na to. Ay, anong gusto mong mangyari sa buhay mo or sa love life? Ito. Huwag na mag-iisip sa person. Maglalagay na ng healthy boundary. Na unahin mo na yung sarili nyo, mo. Self-love na yung unahin mo. Self-love. Mali mo yung sarili mo. Unahin mo yung sarili mo. I-value mo yung sarili mo. Pag hindi nagsiserve sa'yo, ay kina-cut off mo na. Or ika-cut off mo na. Yung gano'n. Sino yung person mo dito? Problemado to? More clarification of the Two of Cups. Ginosting ka siguro ng person mo dito, guys, kasi meron tayong the Hermit dito in reverse. And now, ready na itong person mo na magkaroon ng union sa inyong dalawa. Hinahangad niya na magkaroon ng union or partnership, relationship, or magkaroon ng balance sa inyong dalawa, no? Na mag-reciprocate na itong person mo na to. Dati, for sure, ayaw mag-effort sa'yo. Ayaw mag-reply sa mga messages mo. Ayaw kang pansinin. O, na-stress siya, nadidepress, yung problema, no? Maring di makatulog ng maayos to, kakaisip sa situation nyo. Kasi, naglalagay ka na ng boundary. Kasi nga, tumatalikod ka na, lumalayo ka na sa kanya. Kasi hindi nga nagsiserve sa'yo itong person na to. Kumbaga, yung person na to ay naging selfish for sure. No? Ilang mahirap na karelasyon yung selfish. Yung walang pakialam sa feelings mo ba? Yung pag-alam na mahal mo siya ay taken for granted ka na lang. Or kaya i-take advantage yun. No? Yun ang mga immature. So, tama naman yung ginawa mo kasi lalo na ginusting ka. Kasi kung talagang totoong mahal ka eh, hindi ka i-ghosting niyan. Alam niya masasaktan ka, hindi ka magiging masaya. Iiyak ka. Eh kung mahal ka niyan, ayaw niyan umiyak ka. Diba? Selfish yung taong to. Kaya gusto niya magkaroon ng union. Oh, with the world pati oh. Magkaroon na ng completion sa inyong dalawa kasi napapaisip na siya sa'yo palagi with the Three of Pentacles na nag-iisip na siya ng malalim about you tungkol sa'yo. Palagi ikaw yung naman ang utak niya. So, we have here Taurus, Virgo, Capricorn with the World, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, and Cancer, Scorpio, Pisces.
Tingnan natin kung anong feelings ng person na to ngayon sa'yo. The Wheel of Fortune. Okay, with the Page of Chalices. And the Lord of the Shadows and the Knight of Wands in Reverse. Ay, no? Feeling niya magtatagumpay siya sa offer niya sa'yo. Pag mag-reach out siya sa'yo, feeling niya magtatagumpay siya. No? Pero nagiging impatient, nagiging aggressive, namamadali ito, guys. Nabusa na siya ng pasensya, gusto niya nang i-offer ito. Nagmamanman tong person na to sa'yo, guys. So, sinusundan niya yung bawat galaw mo. I mean, yung maring sa mga kung saan ka active, no? Or kung saan kanya pwedeng ma-ispayan, masubaybayan, no? Pwedeng sa tarot readings din kasi parang patago eh, no? Lord of the Shadows, so, or kaya ay naka-hide, no? Na nang-ispy sa iyong accounts, sa buhay mo, sa mga ginagawang ganyan. And feeling niya dito ay magsasucceed to, guys, no? Nag-observa tayo, feeling niya. Gusto niya nga magtagumpay talaga siya, no? Feeling it's the right time na mag-offer ng a cup of love or mag-reach out sa'yo. So, tingnan natin kung ano yung feelings mo naman sa kanya. The World. Ito yung feelings mo sa person mo. The World. Two of Cups. So, gusto mo ng union din. Yun nga lang, naging matigas na yung puso mo. Dahil sa nagkaroon ng ending, yung gano'n. Gusto mo magkaroon ng union sa iyong dalawa. Pero, dahil nga sa takot, no? Kung kaya gusto mong tumalikod na lang, lumayo, gano'n. Para kayo dalawa gusto nyo ng union. Mahal mo siya, and mahal ka na din niya. Kung dati ay sarili niya lang mahal niya, o iba, ngayon, mahal ka na din niya. So, gusto mo ma-met tong person na to. Kanina pa lumalabas yung The World. Maring nakausap mo tong person na to, doon kayo nagkakilala sa internet. Sa internet din kayo nagkakilala. Or kaya sa pag-travel, no? With The World. Anong nais mangyari ng person na to sa inyong dalawa? Union. Union talaga, guys. Yun nga lang, with the Seven of Swords here, union, at with the World. Ayun o. Magkaroon ng partnership with the Two of Cups. Let's clarify the Seven of Swords. What's with the Seven of Swords? Clarification, Seven of Swords. More clarification na dito. What's with the Seven of Swords? Gusto niyo magtagumpay, magkaroon na ng union sa inyong dalawa, at hindi maring yung relationship niyo ay naputol or nawala na lang dahil ng ghosting lang ba, walang closure to The World. Ngayon, ay gusto niyo ipagpatuloy yun, na magkaroon ng union, na reconciliation sa inyong dalawa. Na parang babalik siya, na parang walang nangyari lang. Na parang wala siyang kasalanan, yung gano'n. May pag-deceitful to person mo yun.
na maring may surprise to sa'yo guys. Merong nga, may pagkasinungaling, maring magsinungaling to, makipag-ayos or makipag-reconcile sa'yo na may pagkasinungaling or may mga hinahide, no? May tinatago, pwede din ganun, or magsinungaling siya, no? Para lang mag-succeed yung nais niya magkaroon ng unions yung dalawa, partnership, magkaroon ng balance. Kasi, or maring i-hide niya yung ginawa niyang deceit dati, or cheating, no? Nangyari. Ayun. Dahil hindi siya makatulog ng maayos, ang problema siya, dahil sa na-depress siya, sa situation nyo, dahil nga dumalayo ka na, naglalagay ka na ng boundary. So, yan. So, let's see kung ano yung nais mo mangyari sa inyo ng person na to. Yung muna family, guys. Mahal mo siya eh. Ayun. Pero balak niya magsinungaling para lang magkaroon ng union sa inyong dalawa. Tungkol sa mga nagawa niya in the past sa'yo. Mga ganun. And with the lady and the Lord here, ay gusto mong may harmony sa inyong dalawa, no? Maging faithful kasi sa isa't isa, no? Na palagi kayong magkasama, yung ganyan. Bubuo kayo ng family, yung ganyan. Na, yun. Mahalin nyo yung isa't isa. Ang totoo. Tunay. So, ayan yung gusto mo, yung magsama na kayo. Kapiling mo na siya, yung ganyan. Bubuo na kayo ng happy and peaceful na buhay. Yung ganyan. Magbumuo nyo kayo ng family nyo. Maging masaya na kayo together. Na magkaagapay kayo sa buhay. Ganyan. Let's see kung anong intention ng person mo. Kasi merong 7 of swords. Ano intention niya sa'yo? Lahat ng masyado marami to. And the Knight of Swords. Ito yung intention niya. Four of Swords to guys eh. Four of Swords. So. And the Knight of Swords. May clarification dito. Ano intention niya sa'yo? Ano intention ng person niya sa'yo? Na magkaroon na ng action, movement, na mag-take na siya ng action towards you. Dahil nga nasasaktan siya, feeling trapped siya, gusto niya nang maging malaya, magkaroon ng freedom. And magkaroon na ng new beginning dito sa inyong dalawa. Mag-reach out to sa iyo. And also, the Page of Swords here, pag-aralan niya, yung pag-aralan ka niya, alamin niya pa yung mga about sa'yo, yung mga ganyan. And, yes, with the Four of Swords here, ang intention nito ay para hindi ka makatulog, kakaisip sa kanya, no? Para ba para matali ka sa kanya. Hindi ka makalaya sa kanya. Ganyan. Alam niya kasi tumatalikod ka na. Tinamaan yung ego ng person na to, guys. Gusto niyang matali ka sa kanya. Hindi ka mapakali sa kakaisip sa kanya. No? Na hindi ka makamove on sa kanya. Yan yung intention niya. So, selfish yung person na to. Para ba narcissistic? Let's see, ano po yung intention ng person na to sa'yo? Manifest ka with a witch or the magician, pasensya na kasi, and the Ace of Swords, magtagumpay siya na
na makuha ka, no? Gagamitin niya lahat ng kakayanan niya, abilidad niya, lahat ng resources niya, tools niya, to get what he wants or what she wants, which is you. Ano bang gusto niyo mangyari dito? Ano bang gusto niyo makuha? Anong gusto makuha ng person na to? Okay. Kaya ayaw niya mag-move on sa kanya. Gusto niya nga mamuhay kayo ng masagana, magsama kayong dalawa. Mahal ka na kasi niya, ng person na to. Magkaroon na niya stable yung beginning, grounded, relationship. Yun yung gusto niya simulan dito na relationship with you. And with the Ace of Swords here, magtagumpay siya, na makuha ka, na mamanifest ka, na mangyari yung nais yung mangyari, which is ito. And also this, and this, lahat. New beginning. Tagumpay na stable, new beginning, yun, sisimula niyo, nag-grow na relationship. And it will lead to this. Yung magsama kayo, happy couple, happy wife and husband. Yun. So let's see kung anong plano niya ngayon. May pagka-toxic lang yung person na to, pero mukhang maganda naman yung intention niya. Pero let's see kung anong plano niya ngayon. So, ayun. Ayaw niyo muna mag-effort dito, guys. Pero, buo yung loob niya, guys. Gusto niya magkaroon na ng new beginning. This person ay driven to take action na, no? Pero sa ngayon, ay ayaw niyo mag-effort. Yun yung plano niya. Ayaw niyo mag-effort. And also, with the Queen of Pentacles, yung mapangasawa ka niya, magkaroon na ng stability sa inyong dalawa. And makampante na siya, no? Komportable na siya. Karoon na ng new beginning yung plano niya. Mag-take ng action. And to pursue you, pero nandun yung parang ayaw niya mag-effort. Let's clarify this Eight of Pentacles. Ayaw niya mag-effort, guys. Ang gusto niya i-manifest ka lang. Ang gusto niya i-manifest ka lang, guys. Using, ano man yan, manipulation. May pagka-manipulative ng person na to. May pagka-trickster. May pagka-deceitful. Yan. Yan, no? Ayaw niya mag-effort, guys. Ay, baliktad to eh. No? Pero, ang ginagawa niya, minamanifest ka lang niya. May ganun ba? Pero, yun yung gagawin yung action dito. Yung maring reyumahin ka, pwedeng gano'n, no? Kasi ayaw yung mag-effort na iparamdam sa'yo na mahalaga ka, importante ka, yung gano'n. Talaga may effort na tuloy-tuloy, continuously, no? Kumbaga, ang gusto niya yung nakihilata lang siya, wala siyang gagawin. Iba din tong person na to. Bye. Parang hindi okay. So, nasa inyo, guys, kung accept nyo ang ganyang person. Bahala ko, pero may ugali, no? Para ma-pry na ma-ego. Ayan. So, let's see kung ano naman yung next move ng person na to. Ano kayo yung magiging next move niya towards you? Hindi ito makipagkasundo sa'yo, guys. Pairalin na ito yung pride niya. Pero yung mamanifest ka niya. With the Five of Wands here in reverse, hindi ka rin ito paglaban or hindi ito makipag-competition. Ayan niyo ito lang. Ilagay siya sa competition. Hindi siya, ayaw niya mag-effort niya. Pero alay na ito yung pride niya, ego. Let's see kung may new person for you. May new person ba para sa'yo?
Yeah. Mahaba yung pasensya ng person na to. With a crown here. Merong self-love. Kaya mamahalin ka nito. Talagang mahaba yung pasensya niya. Matyaga ito, guys. And this person is good for you. Tingin ko lang. Kasi sa energy nito, mukhang ito na yung makakasama mo sa pagtanda mo na. May harmony. Na maring yung person to. Pero yung magkakasundo kayong dalawa. Hindi to selfish. This is a strong person inside and out. Na ipagtatanggol ka nito. At saan pa. So, let's see. Anong intensyon ng person na to? The strength, yung energy. With the strength, Leo. And seven of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Anong intensyon niya sa'yo? Nangispay. At maring gusto kanya tulungan, guys, na makalaya na or makalayo na sa. Yes. Gusto niya nga maging free ka na sa mga nangungontrol sa'yo or kaya yung karoon ka na ng freedom. At magkaroon na ng new beginning sa'yo, dalawa. Stable new beginning. So, nangispay to, nangistok. Interested to sa'yo, guys. Nakatuon yung attention ng person na to sa'yo with the owl here. And supportive, na magiging supportive yung person na to sa'yo. So, kung gusto mo makalaya na din sa isang person na yun, sa taong mahal, ito yun, magiging supportive yung person na to sa'yo. So, let's see kung ano yung feelings ng person na to sa'yo ngayon. Oy. Mm-hmm. As you see, Knight of Swords and Six of Cups. Nafe-feel niyo yung soul connection. Tagaanan ng loob sa'yo. No? Na may harmony. May parang balance. No? Parang okay kang kasama. Yung gano'n. No? Na magaan yung lahat. No? Parang gano'n na peaceful and malapit yung loob niya sa'yo. Talagang na mas lalo na-excite or nagiging napupush yung person na to. No? Parang natutuwa siya sa yung person na to ay nakangiti. No? And gusto ko niya samahan throughout your life with a crown pati kanina. Compatible kayong dalawa. Na na-feel yung compatibility. Compatible kayong dalawa. So, let's see kung ano naman yung gusto niyo mangyari sa inyo. Ay, new beginning. As you see, and then, mawala na yung takot mo, guys. Alam niyo, may fear ka sa relationship. And then, pinagdaanan mo sa person mong toxic na yun. And gusto ka ng toxic na person na yun. Ay, kontrolin ka or stuck ka sa kanya, no? Ang gusto niya ay, hindi ka makamove on sa kanya. Ganon. Matali ka sa kanya. So, ayan guys. Gusto niya na mawala na yung takot mo. Hindi ka na maging guarded. Na maging malaya ka na, no? To be happy and magkaroon na ng stable life. Yun yung gusto niya sa'yo. Mangyari dito na mamuhay kayo ng prosperous. No? Magsimula ng buhay na nagsasama na. Mag-purchase na kayo ng house and that. No? Prosperous yung magiging buhay nyo. Stable, secured. Yan. So, let's see kung ano kayong next na mangyayari sa inyong dalawang person ito. Maganda yung intention, guys. Wow. May pagka-hunter to, guys. And as you see, the horn god and the lady and the lord, no? Parang halos magkapareho na. Parang may affection to person na to sa'yo at hindi lang sa'yo at sa mga hayop, sa mga animals, di ba? Yung mga animals, di ba? Walang kalaban-laban sa mga tao, di ba? See,
parang ang kind-hearted ng person na to. Only kind-hearted people, no? Ang marunong maawa sa mga hayop. Doon mo lang. Kung kind-hearted na tao ay marunong maawa ba? Naawa. Awain. Marunong mahabag. Kahit sa hayop yung mahabag yan eh. May awa yan eh. Doon mo yung malalaman. So itong person na to, ganyan yan. Ay mahilig siguro to sa mga animals. Mari nga, yung next na mangyari dito with this lady and the Lord ay magsama kayong dalawa. Kasi, ano naman kayong dalawa eh. Compatible naman kayong dalawa eh. Bagay kayo eh. May chemistry pa. And possible na mamuhay kayo na malapit sa mga animals or yung parang farm, yung kayo manirahan. Actually guys, peaceful, mas peaceful yung buhay sa mga ganung lugar kaysa naman sa mga city, no? Pwede yun pagka pang ano lang, kung gusto mo lang, no? Sa city, kung ano yung gusto mo. Pero mas peaceful kasi, di ba? Mas fresh yung hangin, no? And talaga may enjoy mo yung buhay pag nasa mga farm ka, katulad ng may mga animals, mga ganyan, nakaka-heal pati, no? Ng environment pagka mga ganun. Lalo na pagka malayo sa mga bahay-bahay or sa mga taong toxic. Talagang maganda yung modo mo. Ganun. So, let's see. Kasi, the more na maraming tao sa paligid or malapit-lapit yung bahay, no? Sa ingay pa lang, mahilo ka na. O, paano ka mahil niya? So, eto. Yes. Mukhang ito yung person na mawawala yung mga traumas mo sa buhay. Tutulong na mahil ka. Emotionally. Sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Ano kayang magiging outcome nito? Ano kayang next na mangyayari sa inyong dalawa? Uy, ito yung makatulungan mo, guys. Ito yung mapangasawa mo. Ito yung mag-aluksoy ng kasal. With the high priest. And ito na yung makakasama mo throughout your life. Maganda intention nito sa'yo, guys. Yung isa kasi toxic, selfish pa. Ma-ego, ma-pride. So ito na lamang, guys, for collective reading sa mga baguhan po dito sa akin channel. Please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos ni upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.